Yun nga guys, narito na tayo sa pump room. Ngayon ang unang gagawin natin sa pagpapalit ng filter. Ito yung ating filter. Gagawin natin sa ito na guys. I-open lang muna natin to. Ayan. Tapos itong isang gate valve sasara lang natin. Yeah. Saka itong isang gate valve. Tapos bubuksan natin yung drain. Yan guys, hintayin lang natin na ubos yung tubig. Tapos saka natin papalitan ng filter. Kasi pag hindi natin sinara yan, pati yung pressure, itong pressure ng tubig, hindi natin basta-basta mabubuksan to. Kasi malakas yung pressure niya. Ngayon pagka napatay natin yung pressure, ito guys, makikita nyo maluwag na siya. Kasi kung di natin papatayin itong sa hangin, tumutulak kasi itong takip. Kaya kailangan patayin natin yung pressure para kahit kamay, kayang-kaya. Ayan. Ganito na siya guys. At ngayon nga guys, bago ko siya buksan, magsusot ko na ako ng gloves. Kasi yung kalawang niya kumakapit sa kamay, mahirap tanggalin. Ganito guys ang buhay ng ng isang maintenance. Halos sa lahat ng trabaho dito sa bahay nagagawa natin. Yan guys, tanggalin natin.
Yan guys, makikita nyo. Sobrang kalawang na niya. Ayan. Kaya kailangan nang palitan. Tapos ito, bago natin na ibalik yung bagong ilagay yung bagong filter, kailangan na bantuan muna natin siya ng tubig. Tapos saka natin ilagay yung bagong filter para matanggal yung natira niyang dumi sa loob. Ayan guys yung loob niya. And guys, simulan natin palitan. Ito guys, may ano siya, plastic na nut ito. Kailangan tanggalin natin ng isa-isa. Ayan ganito. Bali ang laman ng isang tangke, bali 8 piraso. Ayan, bali ang papalitan natin ngayon ay bali 16 na pieces nito. Tapos saka natin nuhugutin isa-isa. Yan guys, may nakaready na akong plastic para darito siya. Yan ganito guys. Ginawa muna tayo guys ng ano para paghawak natin sa bago, hindi siya masyadong madumahan. Okay, simulan natin palitan. Bali 8 ganito kahaba at saka 8 din itong liit na panduksong natin kasi wala siyang size na singhaba nito. Yes. Palitan natin. Tapos yung maliit naman, bali 8 pieces din. Ayan guys, walang pa ako ng siyam na liliit kasi meron pa rin itong isa na kulang. Ngayon, bilangin ko itong isa para sa kabilang tangke. Kailangan ko na ito. 2, 4, 6, 8,
sobra pa ng isa. Bali, kuha ko ng siyam na ano, siyam na maliliit at upload ko kay mami. An eternity later. At yun nga guys, nakakuha na tayo ng ano, maliliit na pandagdag. At kompleto na siya. Pagkatapos nito, susunod ko naman yung kabila. And guys, back to work. Yan, ngayon guys, kompleto na siya. Ibalik naman natin itong mga nut. Ito guys. Kailangan may ano to, may nut kasi pagka nilagyan siya ng tubig, aangat yan sa tangke. May pressure yung ating tangke, yung ating tubig. Kaya kailangan na may nut. Ngayon guys, dati kung magpalit ako nito ay every 15 days. Kaya lang, dati ang gamit ko pa yung isa. Yung isang filter, yung pino. Kaya madali siyang magdumi. Ngayon, ito every month na ako nagpapalit kasi mas maganda ito. Para siyang mga tali na ipinulong. Ayan guys. Dalawa na lang. Yun guys, okay na itong isa. Ngayon sasalin ako muna ng tubig to para yung natitira niyang latak na dumi matanggal bago natin ikabit itong bago. Yun guys, bahayin ko na ng konti. Para lang maano yung dumi. Kaya nga guys, pwede natin siya ibalik. Tapos, balikan natin yung takip. Tapos, lagyan natin yung lock niya. Ang paglalagay ng nut, hindi mo pwedeng pag-tune-tune rin. Kailangan alternate siya. Para magpantay yung pagkakalapat ng ating takip. Dito. Kasi pag hindi pantay yung ating pagkakahigpit, nakagiwang siya. Ngayon yung tubig
makakakuha siya ng lalabasan niya. Kailangan ganito. Tapos huwag muna natin humipitan. Yan, ngayon, saka natin i-alternate ng higpit. Kailangan sabay ng dalawa. Dalawa ng dalawa sabay. Yan. Dito. Para maganda yung lapat niya. Yan, hanggat napipihit nyo pa siya. Higpit lang natin ng higpitan. Yan. Para maiwasan natin yung leak. Higpit siya guys. Ngayon, sasara ko muna yung drain. Ayan. Tapos, saka natin buksan yung mga bulb niya. Pero, huwag natin bibiglayin kasi baka sumabog yung ating pipe. Unti-unti lang yung bukas. Ayan guys. Kaya natin siya mapuno. Kaya makikita nyo yung gauge. Pagka ganyan, kaya puno na siya. Ngayon, kailangan natin na buksan na konti yung ating drain kasi may hangin niya sa loob. Ayan. Buksan natin na konti. Ligpit kasi meron na siya. Yan. Para matanggal lang yung hangin niya sa loob. Yan. Tapos, unti-unti natin sarahan. Huwag natin bibiglayin. Yun guys. Okay na siya. Ngayon guys, ito. Kukulos na uli natin. Para dito uli siya dumaan sa filter. Kasi pag nakagarito siya, nakabuka siya yung ating main. Nakadiretso. Hindi siya dadaan dito sa filter. Ngayon, hindi makasala yung dumi. Kaya ang gagawin natin,
sasaraduhan natin itong main ng supply ng ating tubig para dito siya dadaloy. Dito. So, ganun. Para dadaan muna siya sa filter. And guys, saran natin. Tapos, buhayin natin yung pressure. Ito siya guys. Tapos ito gawin natin ang bukas itong mga gate valve. At yan guys, nakatapos na tayo ng isa. Sunod natin yung sa water heater. Yan guys, dito naman tayo sa mga water heater. Mapapalitan natin yung isang tanke para sa kanyang filter. Ngayon, sasara natin yung dalawang gate valve ito. Yung dalawang cold para magbabypass ulit siya, hindi siya dadaan dito sa filter kasi kailangan natin buksan itong filter, itong tanke ng filter. And guys, sarado na natin. Saka yung isa. Ayan guys, buksan natin yung drain. Pag nakita nyo ang lumabas na yung tubig, luluwag na yung ating mga lock. Ito. Kaya na uli ng ating kamay yun. Kita nyo. Kahit isang kamay lang kaya. Pero pag hindi nakasara yung tubig yan, hindi mo kaya buksan kasi may pressure. Ngayon guys, tanggalin na natin. Medyo ano siya, may kabigatan. Siguro may mga 3 kilo siguro. Kasi basa siya eh. Ngayon, tanggalin na natin. Guys, hindi pa siya pwedeng palitan kasi malinis pa yung ano niya, filter. Ito. Malinis pa yung filter niya. Maputi pa.
Ayan guys, oh. Kaya hindi pa siya papalitin. Ngayon guys, ibabalik ko na lang yung mga yung takip niya at saka yung mga lock niya. At yan guys, tingnan lang natin ng konting minuto kung walang magiging problema, kung wala siyang magiging tagas. Dapat kasi dito malinis tong area na to, kaya lang yung ibang lahi mahirap kausap, kasi pag nagka-trouble makikita nyo may mga silya. Ayan, yung mga ibang gamit. Kaya na lang natin kaysa magkaroon pa tayo ng kagalit dito. At yan guys, check na lang natin kung wala bang leak o tama ba yung ating ginawa. Kasi baka mamaya nakalimutan tayong buksan o isara. Kaya yan, check muna natin. Tapon ko na lang yung pinagpaltan, tapos balik na tayo sa kwarto para magpahinga. Guys, lumabas na tayo ng pampung. At yan nga guys.